Bago natin tirahin ng napakainit at maangas na video na to, hambalusin mo muna ang like at subscribe button para lalo pa akong ganaan. Lintik. Hindi ko alam kung saan kaumpisan, sa totoo lang. Alam nyo, simula nang namatay si Kobe Bryant ng Los Angeles Lakers, the idol, nagkasunod-sunod na lahat ng mga trahedya dito sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Saan nyo gusto kong simulan? Sa COVID-19, mga bombahan sa UAE. Sunod-sunod. Kabi-kabi lang nangyayaring problema. Ilan tao na ang namatay? Ilan tao na ang infected? Ilan tao na naghihirap? Ilang tao na ngayon ang hindi alam kung ano ang gagawin habang ganito ang sitwasyon, habang walang kasiguraduhan sa kinabukasan. So, dadagdag pa dyan yung mga nawala ng trabaho, iniwan ng mahal sa buhay. Kawalan ng pagkakakitaan. Pagkakakitaan na maaaring makatulong sa atin upang mag-survive, upang magpatuloy dito sa mundo. Kasong problema, walang sagot. Hanggang ngayon, ang pinapakita nila sa atin, kung ano pa rin yung pinakita nila noon. Nung una, di ba, yung okay lang, we're on it, di ba? Alam namin kung paano hahawakan to. May success naman, di naman ganun kadami ang infected. Huwag kayong mag-alala, papadaliin natin to, di ba? Ano yun? Wala naman akong intensyon na i-assist ito sa gobyerno. Wala, zero. Totoo lang, they are doing their best. I know. Ako, personally, naniniwala ako na President Duterte is doing his best para sa bayan na ito, para sa Pilipinas. Naniniwala ako dyan. Kaya nga binoto ko yan. Dahil alam ko kung paano mag-isip ang presidente. Naniniwala ako kung kaya lang niyang gawin lahat ng mga bagay na naiisip natin, tayong mas mga matatalino pa sa presidente. Okay? Ayo. Kung kaya lang natin, o kaya lang niyang gawin lahat ng yon, gagawin niya. Aso na magagawa natin? Mahirap ang bansa. Puro utang na nga. Na pandemic pa. Buti sana kung katulad tayo ng ibang mga bansa dyan, mga first world. This country, kung saan tayo? This country is a third world country, bro. Do you understand that? Huh? Do you know what I'm talking about? This ain't no motherfucking America. This is the Philippine Islands. This country is just an island. It's siya sa pinakamaliit na countries sa buong mundo. Tapos naapektuhan na itong pandemic. Apektuhan ng pagbagsak ng ekonomiya. Kung ang Amerika nahihirapan na, isipin nyo na lang kung anong pwedeng mangyari sa isang maliit na isla.
Ha? Tingin niyo ba magiging madali para sa atin na makasurvive? Siyempre hindi. At alam natin lahat yan. Kaya nga, ngayon, karamihan sa atin, hindi na alam kung anong gagawin. Dahil nga, ang kinabukasan ngayon ay walang kasiguraduhan. Kaya tingnan mo ngayon mga tao, ang bibilis uminit ang ulo, kabi-kabila ang breakup. O, bakit? Mga, ay mag-asawa na. O, kabi-kabila, bakit? Ha? Dahil lahat buryong na. Puta, i-lockdown mo ba naman ng ilang buwan eh? O, para kang nakulong nun, nang wala ka namang kasalanan. Oo nga, sa bahay ka nga nakulong, kahit paano may kasama ka, pero yung kalimutan na tayo, bilang mga tao, ay hayop din. At tayo ang uri ng mga hayop na social animals. Ibig sabihin, nature sa atin na makipag-socialize. Ha? Na humalubilo sa society para mag-survive. Kaso ang problema, ngayon, inagets natin ang nature natin bilang human. Bilang human being. Dahil nga, hindi na tayo ngayon nakakapag-socialize. Kaya ang daming buryong. Porque buryong tayo sa mga problema natin, wala tayong pambili ng pagkain, palaging sardinas, wala pang ayudang nakukuha sa gobyerno, o ano na, sinasasi natin? Government. Si God. Ha? Lahat na sinasasi natin. O, di ba? Ganyan tayo. Pero isang bagay na, hindi natin nakikita, o karamihan sa inyo, ha? Na hindi nakakakita, na wala naman tayong pwedeng ibang sisihin, kundi ang mga sarili natin. Dahil oo, nandyan na ang pandemya. Eto na eh. Nandito na tayo. Ang kailangan na lang nating gawin ay matutong mag-adapt. Oo na, mahina na ang government, pero hindi naman kasalanan ng mga nakaupo ngayon. Hindi ganong kadaling magbuhat ng isang bansa na puno na ng utang bago pa dumating kay Duterte ang bansa na ito o ang kanyang posisyon. Ang bansa na ito ay matagal nang naging basura. Basura ng mga kurakot. Basura ng mga taong walang pakailam sa bansa. Basura ng mga taong ang tanging pakailam ay mga sarili nila na hanggang ngayon sila pa rin ang nananalo. Kanya-kanya. Nandiyan dyan yung iba. Magre-reklamo na walang pagbabago, walang pagkakaisa. Pero siya mismo, hindi niya alam kung ano sinasabi niya. Di ba? Practice what you preach. Diba? Pero, ang gusto niya, pagbabago. Pero, sarili niya, hindi niya mabago. O, di ba, gago? Yan ang tao. Astig, angas. Ha? Kaya ngayon, hirap na hirap tayo. Samantalang nandyan na ang internet, pwedeng-pwede tayo magtulungan lahat. Pero ano nangyayari? Kanya-kanya pa din. Hindi na nga natin alam kung hanggang kailan ako magiging maayos pa tong kondisyon na to o hanggang kailan to. At kung sakali man na maayos na ito o maging magkaroon na ng solusyon, ang pandemic na to, itong pinagdadaanan natin ngayon, nasisigurado ko na kahit mangyari pa yun, matatagalan lahat ng bansa, lalong-lalo na ang Pilipinas, na makarecover kaagad pagdating sa economy. Kaya nga, kung mahirap ang panahon ngayon at nakaamba ang ganong klaseng panganib sa atin sa kinabukasan, at dahil lagi kong sinasabi sa inyo at alam ninyo na pareho tayong naniniwala na prevention is better than cure, di ngayon pa lang, umpisahan na ninyong magpondo para sa kinabukasan ninyo. Pag sinabi ko magpondo, hindi lang mag-save ng money, ng pagkain, magpondo kayo para sa susunod na pwedeng maging resource ninyo. Pwedeng negosyo, pwedeng bagong trabaho, at pati na rin pagpupondo, kasama rin ang pagsisave. Pero mas importante ay kung paano mapapalaki ito para maging handa ka sa kinabukasan dahil hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Pero hindi ka pwedeng magbaka sakali.
Kailangan ka maging mautap dahil hindi mo alam kung anong susunod. Oh, sabihin nyo na naman sa akin. Boss Diyos, ano ba kasing magandang ano dyan, di ba? Magandang business. Bago pwede matulungan. Guys, ito lang yan. Kung pagdating sa business, yun, kung gusto nyo pasukin ang industriya na yan, wala kang ibang dapat pasukin, gaya ng madalas ko sinasabi, kundi ang business na tingin mo, eh, gamay mo. Naniniwala ka na alam mo, na na-experience mo, at kung saan ka masaya. Pero depende pa rin yan kung magkano yung hawak mo. Kung ang hawak mo ay maliit, gamitin mo yan para mapalaki, para dun sa susunod, mapalaki mo pa ulit, hanggang marating mo yung kapital o makuha mo o mabuo mo yung kapital na gagamitin mo para dun sa business na yun talaga ang na business na talagang gusto mo. Kung saan ka may alam, kung saan ka passionate about, kung saan tingin mo mas may mataas na potensyal. Pero sa ngayon, kahit na sa ngayon na wala ka pa, nahawak na ganong kalaking amount, palakihin mo muna ng palakihin yan. Pwedeng sa trabaho mo kunin, pwedeng sa isang maliit na negosyo mo kunin, pero kailangan na ninyong mag-umpisa agad-agad. Wala nang rason para mag-aksaya pa kayo ng oras dahil gaya ng sabi ko sa inyo, oo nga, pwedeng maitigil na o magkaroon na ng solusyon itong pandemya na ito. Pwede na makahanap ng vaccine. Pero naniniwala ba kayo na pagkatapos nito, eh hindi pa rin na tayong lahat ay makakausad na? Pilay ang ekonomiya. Matter of fact, baldado na. Kala nyo ganun kadali yun. May mga bagay na hindi sinasabi sa balita. Dahil iniiwasan natin ang pagpapanik ng mga tao. Pero, kung magagawa ninyong i-avoid o i-prevent ang mga bagay bago pa mangyari, hindi ka kailangan mahirapan maghanap ng cure. Dahil naunahan mo na siya. Kaya maging mautak ka. Ngayon pa lang mag-ready ka na. Huwag mong sayangin kada minuto ng oras mo. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, kung depressed ka man ngayon, huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw yan. Lahat tayo. Kaya nga't sanay, kami mga influencer dito sa YouTube, ay maging inspirasyon sa inyong lahat. Para makita ninyo na marami pang pwedeng gawin. Hindi lang yung mga bagay na kaya ninyo o komportable kayo. Panahon na para lumabas sa mga comfort zone ninyo. Dahil sa mga oras na to, ang pinaka-importante ay mag-survive. Alam ko, maraming depressed. Dahil mga iniwan o anong problema pinagdadaanan, walang pambayad. Pero hindi na itong oras para magdrama. Hindi itong oras para kaawaan ng sarili. Hindi ito ang oras para panghinaan ng loob. Dahil ang oras na ito ay ang oras kung saan panahon na o napapanahon na para gamitin mo ang pagkalalaki mo at lahat ng mga natutunan mo. Ito yun. Oo, man ang araw matatapos din ito. Pero hindi agad-agad. Kaya gusto kong gumamit ka ng utak. Gamitin mo ang pagiging creative mo. At higit sa lahat, gamitin mo ang mga natitira mong koneksyon. Panahon ngayon para magparami ng koneksyon. Kung kailangan mo makipagkaibigan para lang kumonekta sa karamihan, gawin mo. Itong channel na to, yan, comment section, lahat kayo dyan. Pwede kayo mag-usap-usap, meron na tayong grupo na ang pangalan ng grupo na yan ay Kampo Gutom na Lobo. Pwede kayong sumali dyan kung saan pwede kayong mag-post sa mga negosyo ninyo o kung ano man mga bagay na pwede ninyong gawin para sa isa't isa. Panahon na para magtulungan. Tanggalin na natin yung mentalidad na parang mga talangka. Tama na ang crab mentality. Magtulungan tayo. Kung hindi man ninyo magawa yung mga lahat ng mga bagay na dapat gawin para mangyaring para maging posible yung mga dapat mong magawa o marating sa panahon na ito o sa sitwasyon na ito, at least gumawa ka na ng mga baby steps ngayon pa lang. Umpisahan mo na. Hindi man agad-agad, pero umpisahan mo na. Dahil sigurado, kung pagdating ng panahon na magkatotoo lahat o mas lalo pang lumala ang sitwasyon, at least isa ka sa nakagawa ng bangka bago pa lumubog ang buong bansa. Intindihan mo?
Importante. Importante na panatilihin mo ang pagiging matibay mo sa ganitong klaseng sitwasyon. Dahil itong utak mo, mabilis bumigayan. Kaya nga marami ng galit ngayon. Maraming nag-aaway palagi. Buryong na tayo. Hindi natin alam kung paano magkakapera. Hindi natin alam kung hanggang kailan to. Buryong tayo kasi hindi tayo makalabas. Buryong tayo kasi hindi tayo makapag-socialize. Eh, kailangan natin yun. Dahil isa yun sa mga nature ng tao. Kaya habang nangyayari to, maghanap tayo ng mga alternative. Pagdating sa pakikipag-socialize, use social media. Pagdating naman sa pera, use social media, internet. Lahat ng bagay. Wala kang ibang gagawin ngayon, kundi use social media. I-maximize ninyo ang social media. Kung hindi man kaagad kumita, kung ano man ang gagawin mong source o magiging bago mong resource, magtiis ka lang. Mangyayari din ang mangyayari. Basta mag-invest ka ng tama kung saan mo dadalhin yung pera mo. At maniwala ka sa sarili mo. Alam ba itong YouTube channel na to? Sinimulan ko to ng meron ka agad subscribers. Ginapang ko to. Luha, pawis at dugo ang binuhos ko dito. Sipi mo, sa loob lang ng 3 buwan, naka-10,000. Kung kinaya ko, kakayanin mo, baka higit pa. Kailangan mo lang simulan kesa magmukha kang tanga. Dahil sa panahon na ito, kung hindi ka matututong mangaso, ikaw ang kakainin namin lahat, bro. Mag-ingat ka. I appreciate the love. Like, comment, subscribe. Holla back.